So kalau mga mo sarili mo for giving that birth to be right now to work yan. Kaya ka nakatayo ngayon, eto na. You are standing right now. Patapos na po ang taon, okay? Stand tall ka na, stand tall. Sino dito proud sa trabaho niya this 2019? Proud. Sino dito masasabi na nagtrabaho ako ng grabe this 2019? Sino dito nakikiwala na katulad ng sinabi ni Arman, marami kang naitanim this 2019? Lastly, sino dito naniniwala katulad ng Chinese bamboo dito? Kakatanim, kakadiri, 2020 and the years thereafter, tutubo ang Chinese bamboo dito. More than 80 feet, okay? So again, gusto ko ikaw mismo, proud sa work ko. We do this seasoning event every month. Ask me why? Kasi we're proud sa trabaho niyo. We wanna have this huge stage para pasalamatan ka sa trabaho mo last month. Pero sa totoo lang, ang pinaka-importante na dapat na nire-recognize sa trabaho mo, aside from God, aside from Yes Land, you have to recognize yourself. So pakipat ngayon sa sarili mo, sabihin mo, congratulations, self! Napakasipag mo! Napakadami mong tinatani! I'm proud of you. Napalang mo naman sa sarili mo, you're proud of you. Pwede na tayo mabubo, pwede na tayo mabubo. Sige, upo na po tayo. At sa tatapu mo, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, payaman ka na. Yung iba excited talaga na. Pakasabi niya ako, bodega. Sabihin mo ngayon, bodega. Isa pa isa ka, bodega. Okay. Yung iba very busy. No, mamaya na tayo mag-i-release. Hirapin ko 20 minutes na lang. No? So, let's listen very well. Kasi I really pray always no, that you know, God will speak through us and God will encourage us. Kasi napakahirap po ng pagbibenta. Tama ba? Mahirap po yung profession na to. Yung pagiging salesperson, pagiging sales manager, sales director, and broker. So the reason why every time may sales tayo ng more than 100 million, ask me why? Kasi minumotivate tayo, hindi lang ng bawat isa, pero ni Lord, tama ba? Binibigyan niya tayo ng pag-asa, okay? So right now, isa pa nga, bodega. Ayon sa Bible, sabi sa Bible, there is a storehouse of blessings. Sino dito araw-araw bumibisita sa storehouse or sa bodega ni Lord? Araw-araw, bumibisita ka? Yung iba parang sa new. Isa lang ang way para lagi tayo makapunta sa bodega ni Lord. Isa lang ang way for you to, you know, to get the store, to be open and to be parang namnamin yung storehouse ng blessings ni Lord. One way to get to your blessings. Ask me paano? One word, work. Sabi mo ngayon, work. Sa Tagalog, trabaho. I believe, nakalagay po dyan, no? The main way, basahin natin, the main way God will bless you is through your work. Isa pa, the main way God will bless you is through your hindi lang po prayers, hindi lang po law of attraction and positivity, hindi lang po pag-attend ng mega training and seasoning, pero through your work. May, 2 weeks ago, yan, 2 weeks ago may nag, ano sa akin, may nag-call sa akin. Dati pong broker, kasamahan po namin dun sa review center. Tinawagan niya ako, kasama ko sa review sila, Tita Jenna, sila Broker Richard. Tumawag siya 2 weeks ago, sabi niya, Nix, meron lang akong tanong sa'yo. Paano ba swertehin katulad ng Yes Land? Paano ba swertehin katulad mo? Sabi ko, alam mo, lagi pag may nagtatanong sa akin, kaya ko sumagot agad, yun talagang parang hindi ko alam yung sasagot. Tanong niya ko, bakit? There's no such thing as swerte. Tama ba? No such thing as swerte. So parang nagtatamini ako, tapos na-imagine ko lahat ng mga nabasa kong mga successful na tao. Sino dito nakainom na ng Starbucks? Nakainom na kayo Starbucks? Oo. Marami po bang Starbucks? Marami po sobrang dami. Ang founder po ng Starbucks ay si Howard Schultz. Sabihin mo nga, Kuya Howard. Siya po ang founder ng Starbucks. Alam niyo mo ba, na bago maging Starbucks yan, alam niyo ba kung ilang time siya ni-reject? Tanong mo ako, ilan? Ibig sabihin ng rejection, ganito ha, magtitimpla siya ng kape, gagawa siyang business plan, i-offer niya si business partner at sa banko. Sabi niya, gusto ko magkayo ng negosyo. Hindi po siya na
na-reject 10 times, hindi po 20 times, hindi po 100 times, ang kanyang work. Starbucks, before naging Starbucks, si Kuya Howard ay na-reject 242 times. Sabi-sabi tayo, sabihin natin, marami or sobrang dami? Just imagine kung sa 200 times sabi niya, naku, 200 times na. Probably this is not for me. Iba na lang negosyo ko. Hindi na magiging totoo yung Starbucks. Hindi, wala tayong Starbucks ngayon. Wala tayong Starbucks plano. Tama po. Sino na kumain na sa KFC? Ito, i-google mo, no? Ilang beses na-reject si Colonel Sanders. No, Colonel Sanders. Sabihin mo nga, Kuya Sanders. Hindi, mali-mali. Dahil puti na yung buhok niya, Lolo Sanders. Sabihin mo nga, Lolo Sanders. So, nag-retire po siya at age of 60. Ilang taon po? 60. Na-reject, nagluto po siya. Meron po siyang original recipe. Sabihin mo nga yung original recipe. Ng fried chicken. In-offer po niya ito sa mga restaurants. Nakunin yung recipe niya. Nakikipag-partner siya. Hindi po siya na-reject 100 times. Hindi po 150 times. Hindi rin 242 times. Hindi rin po 500 times. Hindi rin 1,000 times. Ask me, ilang beses? Ilang beses siyang nag-work, nag-luto ng kanyang original recipe fried chicken? 1,009 times. Pwede natin palakpakin si Lolo Santos. Palakpakin natin. That's what we call work. Sabi mo nga, work. Na kahit na-reject siya, ikaw nga eh. Ito meron kami hinawakan ni Nilo na wala na sila dito, na agent. Ang hirap daw ma-reject. Tinanong namin, nasa Starbucks tayo nag-meeting, diba Nils? Ang hirap daw, ang dami na nilang training. Sana hindi nila mapanood yung video na to. Ilang beses pa kayo nag-tribute? Ang dami na brower na reject kami, ang dami beses. Ilang beses na kayo nag-tribute sa isang linggo, isang buba, hindi itatlo. Natawa yung mga masasimpa. Kasi parang, si Howard Charles, 242 times. Si Lolo Sanders, 1,000 times. And imagine mo, Lolo na siya noon. 65 na siya noon eh. Pwede na lang siyang nag-give up na. Kung nag-give up si Lolo Sanders, sino dito nakakamura sa KFC? Masaya sa KFC, masaya. Masaya kayo? Ay ako, favorite namin ni Grover Richard yung, ano yung nakain namin? Alakini. Yung Alakini may corn. Basta mahal namin ang KFC. And I really thank God for people who work and hindi nag-give up. Isa pa. Sino po dito meron bumbilya sa bahay? Bumbilya! Si Thomas Edison po, na yung tawag po namin, i-google mo na lang. Pero ilang beses din siya nag-fail at nasunugan bago niya na-invent ang light bulb. So pakisiko ng malakas yung katabi, pakisabi, huwag kang susuko. Isa pa, sa kapila naman, malapit na. Malapit na yan. Huwag na tayo lumayo, sa Pilipinas tayo, sino nang nakakain sa Mary Grace Cafe? Nakakain na kayo sa Mary Grace Cafe? Oo. Sino nakatikim sa ensaymada ng Mary Grace? Ang sarap, no? Kahapon, dumating yung lolo ko from the States, no? So, sinamahan namin siya sa property niya sa Imperial. Nag-breakfast kami kasama si Broker Richard at si Erica sa Mary Grace Cafe sa Alabang Town Center. Hinahanap kayong gold. Kumain kami ng bangsilo. Alam mo yung bangsilo? Usually, magkano ang bangus, sinigang, anin, usually magkano yun, di ba? It's a 49, di ba? Tapos 59, 69, yung mahal, 99. Puti, kumain kami dun sa ano? Sa Mary Grace, yung bangsilo, 495. May mga pirapiras yung mangga dun sa gilid, ang liin. Yung pagkalulong mangga dito. Tanong ako, bakit? Yung katabi ng Mary Grace sa ATC, ang pangalan, Piso, nilibre na ako doon ng isang developer dati, yung top si, ano, si Tito Noli, nilibre niya ako doon. Kumain ako to, silog, sa ano order mo niyo, sa kapwa, silog ko. Buti na ako, baka yung pagdating ng to, silog, pagkatingin ko doon sa alpinituhan ko pa, tanong niyo ako magkano yung to, silog? 650. Going back to Mary Grace. Si Mary Grace Di Malanta, Pilipino siya, siya ang may-ari ng Mary Grace. Meron
stores all over the Philippines, very successful. Ang daming tao kahapon. Ang story niya, guys, nagbibenta siya ng ensaymada sa simbahan. Tapos inaalam niya ensaymada na walang bumibili. Pumunta siya sa, ano? Eh, perish ako yung masisimla, di ba? Pumunta siya sa parking lot ng simbahan. Nagbenta siya ng, ano, ng ensaymada. Wala pa rin bumibili, ay umulan. Tumigil ba siya magbenta ng umulan sa parking lot? Hindi. Nagpayong siya, basa siya. Pinakayungan niya yung ensaymada. Fast forward. Kung nag-give up si Mary Grace Di Malanta, Pilipino po siya. Eh di wala tayong Mary Grace. Ang mahal ng bangsa. Pero point is, guys, Pilipino na yun ah. Huwag na din tayong lumayo. Sino umattend ng mega training last week? Mega training. Guys, narinig niyo yung story ng Balong SD. Tama ba? Kung nag-give up si Jay sa pangangalakan dati, sabihin niya, I'm so beautiful sa pangangalakan. Napakaganda ko para manakal ako. Ayoko magbenta. Mag-aaral na lang ako, mag-aabroad ako. Eh di wala tayong SDG ngayon. Mas maganda siya ngayon, tama ba? Mas sexy pa. Hindi lang yun. Maraming stories sila, SD Nilo, SD Faye, na muntik na din dapat silang mag-give up dahil sa hirap. Pero dahil, sabi mo nga, word. Alam mo ang bottom line dun sa walong SD? Especially kay Arman ngayon. Lahat naman yan masipag eh, tama ba? Walang nagiging SD na tama. Walang umulan lang, maaraw lang, ayoko na, ganyan. Wala po, lahat po sila merong bias for action. For successful people, binalikan ko yung kausap ko sa telepono. Sabi ko po, I don't believe in luck. Wala pong sinuwerte. For successful people po, they manufacture the swerte through hard work. So tayo, naniniwala ba kayo na malapit na kayong swertehin? Sunod-sunod ang Spark TV, Spark Cash, and Sales. Maniniwala. Hindi dahil sinuwerte tayo. Kasi, nag-attend tayo ng mga training at kumakausap tayo ng tao. Tama ka? You build luck. Okay, you build luck. So ngayon, meron akong kwento sa inyo. Sabihin mo nga, sabihin mo, so. You reap what you sow. Tama? Nakalagay dyan, sow your seed. The reason you're not harvesting is because you're not sowing. Ano pang ibang term sa sow? Plan. Sabihin mo, plan. Magtanim, okay? Meron akong kwento sa inyo. Pwede ba magkwento? Ito nakakatawa kasi si Jackie, hindi kami nag-usap. Kasi si Jackie, hindi kami nag-usap dun sa kwento niya dahil wala namang usap-usap kahit si Armand eh. Pero nakakatawa, yung sinabi ni Jackie, sinabi ni Armand, at sasabihin ko ngayon, kinikinabutan na. It's really a loud message for you guys. So I hope you're gonna listen well. 3 minutes lang, no? One day, sabi mo nga, one day, meron tatlong magkakaibigan, okay? Nakarinig sila ng balita na pag umakyat dun sa tuktok ng mountain, meron pot of gold. Sabi mo nga, pot of gold. Pangalanan natin ang tatlong magkakaibigan. Yung isa ang pangalan niya, sabi niya, si Walker. Sabi mo nga, Walker. Yung isa si Ron. Yung isa rin, sir. So narinig nila, para makaakyat doon, kailangan by foot, hindi pwedeng sumakay, kailangan gamitin ng paa. So obviously, itong si Walker, si Kuya Walker, he chose to walk up the mountain para makuha yung pot of gold. Gets? Si Kuya Walker. Si Kuya Rano, he chose to run pataas ng mountain para makuha yung pot of gold. Eto na, si Kuya Razor, ito mukhang tipang lang si Kuya Razor. Wala namang sinabing deadline, sabi nga ni Jackie. Alam mo ginawa ni Kuya Razor? Nag-race para 100 meter dash. Sobrang bilis ng takbo. Ang bilis. After 30 minutes ng bilis niya ng pagtakbo, wala nga nangyari. Tanong niyo ako, ano? Nag-collapse siya. Nagkaroon ng heart attack. Namatay si Kuya Razor. So sino na lang natira? Si Kuya Walker, tsaka si Kuya Runner na tumatakbo. Tama ba? O, tanggalin na si Kuya Razor. Tanong ako, bakit? I'm using this analogy. 3 ways people like you and me become multimillionaires. 3 ways. The first way is, you walk to your millions. When you walk to your millions, like investing, it will take you 15 to 20 years before you become a millionaire. Sabihin mo nga, okay. But, when you run to your millions, sabihin mo nga, run. When you run to your millions, it will take you 5 to 10 years. Mas mabilis. Kasi mas mabilis naman ang pagtakbo kesa sa paglakad. Tama or tama? I do not recommend
maganda tong buwan, Grazer. Kasi ang pagiging mayaman, hindi ito pabilisan. Ang ganda na sabi ni Chaka kanina. Hindi naman sinabi yung pabilisan maging SD. Tama? We have to respect na 10 years ago palagdanan yung iba. Si G.K. lang ka nagnangalakan ilang years ago. Ha? Bata na siya, baka 30 years, 20 years ago. So, walang pakiisipo yung katabi, sabihin mo, don't be a racer. Huwag kang magmadali. The Bible says, pakisabi, I'm listening. Nagulat ako, nabasa ko sa book ni Paul. Sabi sa Proverbs 28 verse 20, nakakakilabot. People who can be trusted with many blessings. People who can be trusted will have many blessings. But, sabi mo nga, but, those who are just trying to get rich in a hurry will be punished. Sabi mo nga, sabi-sabi tayo, huh? So yung gusto pa lang maging racer at maging multimillionaire ng mabilis, parurusahan. Sabihin mo sa katabi mo, parurusahan. Guys, this is not coming from me or from Yesland. It's coming from the Word of God. That kung gusto mo na pagkatiwalaan ka ni Lord, magiging blessing ka. Pero pag nagmadali kang yumama, nakakatakot. Kaya pala maraming scams out there. Tama? Sobrang daming scams. Do you remember Frank Swiss? Multitel? Legacy Group? Aman Future? Naalala nyo? May mga kamag-anak na kayo kakilala or narinig sa TV Patrol na na-scam ng mga to? Yes or yes? Ito yung mga nag-o-offer ng mataas na interest, get rich scheme. Anong nangyari sa mga pera na kakilala natin? Nawala, tama ba? Na-punish. Kasi minadali nilang maging mayaman. So please tell somebody beside you, don't be in a hurry to get rich. Pakisabi, don't be in a hurry to get rich. Huwag magmamadali. Kung napansin nyo yung Chinese bamboo tree, kahit anong dinig mo, wala tara. Pero pag tumubo siya after 10 years, after 5 to 10 years, sobrang strong na nun, wala nang makakatiba. Amen? Amen. So, becoming wealthy is a marathon. Sabihin nga natin yung marathon. Matira ang matibay. I want you to shift your mindset, abundance mindset. Guys, alam mo yung pot of gold? Imagine mo yun, pot of gold. Na-imagine mo na kumikinang siya. Na-imagine mo na sa tuktok ng bundok. May good news ako sa inyo. Tanong niyo ko, ano yun? Wala pong yung pot of gold infinite. Sabi mo nga infinite. Kasi the love of God and the abundance of God, walang limit. Amen? Kaya po siya no limits November. We may be limited. Yes, Dan, tayo, ako. But God is limitless. Amen? And when you rely on a limitless God, hindi yun paunahan o umakit sa bundok, mauubos yung pot of gold. Hindi po. There is a sale for everyone. There is a position of sales director for all of you. There is a broker position for everyone. And there is a spot cash, spot down payment client for everyone. Amen? Do you believe? Sige nga, palakpakan natin si Lord. Yung iba po, nagaling sa scarcity mindset, hindi ko alam po saan nagaling, nanonood ka lagi ng TV, na nasa third world country tayo, imposibleng yumaman sa Pilipinas. I don't watch TV. I stopped watching TV since 16 years old ako. I'm 33 right now. That's why, ang nasa mind ko lang, all is well, everybody can become a multimillionaire, basta sundin lang natin kung ano yung sinasabi. Sabay, tama ba? Sabay ko. Na dapat huwag nagmamadali. Kasi there is a success, you know, position for everyone. Do you believe? Yes. Ito na. Walking to your millions, medyo mas madali kaysa running to your millions. Mas madali kung mag-invest na lang ng 2,000 a month. May dalawang choice tayo. Ilang choice? Dalawa. Walk and run. When you try to walk, you know, mas onti yung chance na madadapa ka. Tama or tama? Question. May kaibigan ka naglalakad, dito tumatakbo, mas mataas yung chance madapa, masugatan, masaktan, nang tumatakbo kaysa naglalakad. Tama or tama? That's why mas marami po na nag-run after SMSD, top broker, top sales, nasasaktan. Marami po kaming conflict. Kasi they're running to their goals, which is for me, it's okay. Ask me why? Isa pa, mas malakas. Ask me why? Wala ang nagbibilang kung ilang beses ka nadapa. Wala, ikaw lang.
And the most successful people are those who have failed the most, who have run, tama ba, after their dream. So it's okay. Huwag ka lang yung razor na parang ang ano, you know? Ano mo ba sa 100 meter dash? Isa lang yung nananalo. Tama ba? Yung, di ba ganun yun? Pagka, ano, isa lang. Pero pag marathon, sino ang mga inawardan sa marathon? Lahat na nakatapos, tama? I want you to see the difference. Success in Yes Time is not a race. It's never a race. I'm speaking to the leaders. This is not a race. Lahat po tayo magiging successful. It's a marathon. Sabi mo kayo, marathon. Matira at mabibay. Okay? Sige, last question. Sino po dito yung totoo, deep within your heart, gusto mo talaga yung aman, buong pamilya mo, taas sa baka? Yung iba kasi parang nasanay na lang yun, na parang, oh yes lang yun. Pero deep within you, gusto mo ba talaga yung aman? Yes? And I have very, very good news for you. Ask me what? Pag nag-survey, tinignan mo yung survey sa Google, survey of the wealthiest people on earth. Akala mo kasi para maging mayaman, dapat MJ, Michael Jordan, or Michael Jackson. Akala mo dapat Manny Pacquiao ka. Akala mo dapat top celebrity ka, Ann Curtis, Vice Ganda, to be a multimillionaire. I have news for you. Hindi mo kailangan. Tanong mo ko, bakit? 1% lang sila. So 100% ng wealthy people on planet Earth, 1% lang po ang top celebrities. 5% po super sales people, yung mga binibenta, yate, island, iba pong level ng bentahan yun. 10% top professionals, top doctors, top lawyers, top business people, ay top, mga top growers, ganyan. Pero 74%, malaki ba yung 74%? Mas malaki sa 1%, 5%, 10%, yes. 74% of wealthy people, tanong mo ako ano ginagawa nila, tanong mo ako ano? Nagnenegosyo, entrepreneurs. Sa napansin ko sa mga SD natin, sa mga top growers natin, they are not here as a salesperson. They are not here as sales managers and sales directors. They act as if Yes Land is their own business. That's why they're earning big. Palakpakan nga natin sila. Meron silang ownership, naiinis sila pag may narinig silang negative sa Yes Land. Talagang pinagtatanggol nila. Gumagawa sila ng paraan para tumaas yung sales natin, malessen yung expenses natin because they take ownership in this business. And that's the only way for you to become a multimillionaire with us, if you take ownership. Sabi ko ngayon, ownership. Nasa reward yun, di ba? So, huwag ako po dito, hindi, awarded na lang ako. Wow! Dapat iniisip mo, sa'yo to. Sabi mo nga, sa akin to. Yan, sa'yo to, okay? So, ang sabi ko doon sa ano, sa kausap ko, wala pong swerte. In fact, next week po, tita na, tita siya eh. Next week po, we will be celebrating our 47th sizzling award and recognition. Ilang beses po kayo nag-award sa ELP niyo? Alam mo sagot niyan? Once a year. So, 10 years na siya, yung ELP. So, ilang awards ang nangyari sa 10 years? Ulit. Gusto kong mag-grasp mo, why are we Yes Land? Bakit yung sinasabi ni Baloy? Asan si Baloy? Baloy, so, may kausap sa phone. Pasensya na, hindi ka namin nasamahan. Nagtapuan ng Yes Land, mag-isa lang siya. Pero talagang nagulat. Ayan, at Baloy, thank you ah. SMRP siya, di ba? Lahat na kinakonquer ng Yes Land. I want you to understand why. Sa 10 years ng ELT, 10 awards pa lang, 10 efforts na ganito. This is our 47 in 3 years. Is that many? Yes. Kagabi, pwede ba natin palakpakan yung mga staff ng Yes Land? And thank you, Lani. Thank you, Nico and Harold and Commission Barbara. And thank you, May. Thank you, Jazz, na 7 a.m. na dito. Thank you sa lahat ng tumutulong sa amin. At kay Broker Jeff, kagabi, nagpe-prepare kami for today. And I told them, 3 years ago, kasi kagabi all set na yun. Sabi mo nga all set. May checklist pa, ginawa yung issue. So sabi ko, wow, pupunta ka dito, ready na inisip ko na lang yung talk ko. 3 years ago, nasa McDo kami. Doon pa lang kami bibili ni Erica ng certificate holder sa McDo sa ano, sa complex. Doon pa lang kami bibili ng certificate holder. Doon pa lang
ko, we've gone a long way. Not because 47 years na tayo, but because we committed to do this work every month. Tama ba? Mas maraming work, mas maraming success. Do you get it? Kasi kung iiwasan mo ang trabaho, ang pakikipag-usap sa clients, ang pagsagot ng inquiry, ang pag-a-ads ng mas mataas para mas maraming inquiry, iiwasan ka rin ang success. So dapat tayo ngayon willing to work harder than anyone else. Tama ba? Oo. Kasi masaya naman sino dito so far na bless. Sa 47-60, na bless ka na? Amen. So yun yung sabi ko. Hindi po kami sinuwerte. There's no such thing as swerte. Nagkataon lang po na ready kami sa success na meron ngayon. And we're not, you know, retiring. Dapat every month, diretso pa rin. So right now, last two, pakibasa po, if you're willing to learn, pakibasa nga po, if you're willing to learn, you can earn any amount of money you want. Nothing can stop you. Amen? I'm talking to myself. This is my message to myself. Hindi ko alam na sabi ko 2 months ago, I attend 4 to 5 conferences every year. And these are learning events. Next week, wala kami ng 4 na araw because we will attend the biggest inspirational learning event sa buong Pilipinas. It's called the Charisma Conference 2019. And this is my 12th time attending. Because I believe in this. If we are willing to learn, and as leaders, we have to be always willing to learn. Tama ba? Kasi habang tumataas yung learning mo, tumataas din yung earning mo. Guys, yung income mo will only grow to the extent that you do. Ito yung income mo, eto ka. Pag ayaw mo mag-grow, yung income mo bababa, le-level sa'yo. Are you listening? Sabi mo nga, I'm listening. But if you grow, you grow, you grow, yung income mo walang choice, kundi papantay kung gano'ng kakalaki as a person from within. Do you believe? I am teaching, this is the real talk. Wala nang ano, paramihan ng revenue, paramihan ng benta, paramihan ng ano, lahat yun kasi hindi sustainable. For your income to be sustainable, for success to be sustainable, please focus working on yourself. Not just sa dreaming, work on yourself. Kasi yun yung pinaka-importante. Tama ba? Kasi kung yung mga katabi, work on yourself lang. Sa kapila naman, work on yourself lang. So salamat po ako sa inyo, kasi nakinig kayo today ng maraming success stories, marami kayo natutunan, nag-grow na naman kayo ngayon. Wala pa kayo sa kanina, nag-grow na naman kayo today. And I'm inviting you. Ako personally, I follow konting-konting leaders lang. And I invited Brother Drews. He is so humble, yet he needs so many people. Actually, thousands of people, thousands of followers online. So huwag kang mawawala sa December 15. Pero may pakiusap ako, tanong niyo ako, ano? Tulungan niyo kami kasi may food. So yung setup hindi ganito. Yung setup last year, may mga balloons, may mga chairs, may buffet, may mga kolorete. Hindi magiging free ang seasoning next month. For 1 year, free naman siya eh, for 11 months. Pero for 1 month, regalo mo na sa sarili mo, regalo mo na sa yes lang, may konting share lang tayo sa ticket kasi kakain ka naman. Okay lang. May share, may upuan, meron, may free naman yung photo booth and all. So, pakisabi nga po, December 15, Sunday. Hindi po Saturday. Pag pumunta ka dito ng December 14, Saturday, ibang company. Naka-resort na kasi itong Umbria sa maraming Christmas party. So, ang natira na lang sa atin, December 15, Sunday. Mag-church kayo sa umaga, sa hapon pa tayo, 4 to 8. It's gonna be fun. Sa announcement ko, i-announce yung mga mangyayari, pero excited ako. Excited kayo? Yes! Final word before tayo maghiwa-hiwalay. Pakisabi nyo po, abundance. Isa pa, abundance. John 10 verse 10. I don't know if you know God personally, no? Pero Jesus comes to your life to give you an abundant life. John 10 verse 10 says, I have come so that you can have life in abundance. Kung may binabayaran kong utang ngayon, nahihirapan ka sa health mo ngayon, matuman ang benta ngayon, yung komisyon napakatagal, etc. May announcement mamaya. Pero guys, huwag kang mag-alala, yung sitwasyon mo ngayon ay temporary. Sabi mo nga temporary. God's promise of abundance is permanent because His love for you is permanent. Amen?
I'm speaking from experience. Yung mga naka-caring group ko na ikwento ko yung hirap dati. Pero I'm telling you that. Lahat ng pinagdadaanan ng hirap is temporary. God's love and success, abundance is permanent. Okay, again, kailangan natin si Lord for being here. Tawagan.